Tapos sabi na talaga na hindi nila na position paper at nalulukot kami, no? Dahil ganoon na lang ang patuloy na Department of Budget and Management sa Madam Chair ng dito sa teaching profession. Well, doon sa sinasabi doon sa findings, no, and comments, no, ang pinapagkita na equal pay or work of equal value, no? Yes, no, naniniwala po kami doon, no, yan naman talaga ang prinsipyo. Pero siguro naniniwala din ng DPM at ang mismong Senado, no, that teaching is the role of less of all professions. At lagi po natin sinasabi ito. Nakakalungkot lang dahil lagi lang sinasabi yan, lalo na pag World Teachers Day. Pero sinasabi po namin dapat, no, ito ay nire-reflect doon sa policies na ginagawa ng ating Estado. Particularly, ng Lista Pura, no? At sa kita po namin, ng mga nakarang hearing, nakita po din namin, no, na napakalaki ng impluensya ng TPM, no, sa pag-craft ng mga batas, no, lalo na may kinalaman sa budget. No, pero bago pa man po ito, na, bago pa man po natin ito ginagawa, we have the law. No? We already have the law enacted in 1996. No, yung Magna Carta for Public School Teachers. Kaya madam chair, pasensya na po, hindi po muna ako mag-advert dito sa bill ni Senator Gutierrez. But of course, no, we understand, we appreciate the bill. No, dahil ito, gusto nito, ang target nito ay iangat, yung pinakamababa. No? Kanina po, nakita na natin, no, 90%, more than 90% yung teachers 1 to 3. No, pero paano po natin ito gagawin? Dapat po, balikan natin yung sinasabi po ng Magna Carta for Public School Teachers. No, yung Magna Carta for Public School Teachers, ang dapat gawing basis, ang dapat gawing bakayan sa paggawa ng eskema ng sahod ng mga public school teachers at hindi yung binibigay ng DPM. Ipak yung early 6758 po noong 1989, hindi po namin ito in-appreciate, hindi po namin ito inikilala, no, na nag-isama ang public school teachers because pinagin ko na po, noong 1966 po, meron na dapat basis, meron na dapat bakayan. Sa isang provision ng Magna Carta, binabanggit niya po yan. No, na dapat ito ang sahod ng mga teacher. Of course, wala siyang binabanggit amount, pero dapat ito, may criteria for salary na sinasabi siya. In fact, meron din pinatch yung DPM doon sa kanyang position. Ano po? Isa-isayin ko po. No? May binabanggit siya na honoraria for teaching overload. Tama po. Nakalagay po yan sa Magna Carta, Section 13 and 14 ng Magna Carta, binabanggit po yan. Pero ma'am, gusto ko pong malaman, Madam Chair, no? Gusto ko pong malaman ng representante ng DPM po dito, si Madam Chua, na hindi po nababayaran ang honoraria for teaching overload ng mga teachers po sa Pilipinas. No? Hindi po nababayaran ang aming overtime pay. We have overtime work, napakarami, pero wala pong overtime pay. Pangalawa, meron pong special hardship allowance na binabanggit. No, dito po, tama po yan. But why Magna Carta, no, assures that yung special hardship allowance ay hindi bababa ng 25%. Ang DPM po binibigay, hindi tataas sa 25%. 25% ng basic, no, salary should be the minimum. Pero yun po ang maximum na tinatakda ng DBM. Ito po ang WTD World Teachers Day Incentive Bonus. Ay, ngayon lang po ito. No? Pero isinama na rin po ito ng DBM. Meron pong PVP na binabanggit yung proportional vacation pay. No? Yung DBM dito, may bakasyon, at may summer at Christmas. No? At yung justification na yung mga teacher dapat ay hindi magkasakit. No, from June 1 to March 30, hindi po ka pwedeng magkasakit ang teacher. Dahil wala kaming sick leave, wala kaming vacation leave. No, dapat ang sakit mo ay tatama doon sa Christmas vacation at doon sa summer vacation. No, po, yun po yung justification po dito. And in fact, nababawasan ito. Nababawasan yung PDP na sinasabi niyan kapag ka may absent, no, during those times po. No, from June 1 to March 30 ang isang guro. No? Lastly, sinabi pa po dito ng DPM na merong one salary paid higher. Tama po, nasa Magna Carta po ito, Madam Chua, tama po. No, at ina-appreciate po namin na sinabi po yan dito. Pero tanungin po natin ang GSIS, tanungin po natin ang DepEd, ano ang ginagamit na basis ng computation ng retirement benefits ng teachers? Hindi po ang aming Magna Carta. No? Sa kabuuan po ang sinasabi ko lamang dito, we have more than enough policies. We have more than enough laws. No? At hindi na po natin kailangan pang gumawa ng panibagong batas. Ang kailangan lang po is to revisit yung Magna Carta and implement the provisions of Magna Carta, specifically the welfare provisions of Magna Carta, na kailangan po ng law ng DPM, na kailangan po ng budget ng DPM. No? Yun po yung aming pinaglalaban. Kaya nga po, nung nakarang hearing, at ngayon po, narito po kami para iliit, no? Kumbinsin ang ating mga senador, kumbinsin itong, this honorable chamber, no? To act, no, and to consider the 10,000 across the board increase for public school teachers and DepEd employees.